nang nakalipas na taon nang bumalik galing abroad ang pangalawang anak ni Aling Irenea na si Alan upang magbakasyon. Sa airport? Diyos ko, ano ba yun? Sensya ka na dyan, ha? Hindi yan kasing malong unang pasalubong ko sa'yo. Pero hanip ang dating sa chicks niyan. Hindi, ayos to, kuya. Sigurado, maingit na naman sa akin mga kabarkada ko. Ngayon pa lang, mamahalin na, oh. Mahal talaga yan. Pero dahil malakas ka sa akin, hindi ko na inisip yun. Kaya nga muna, wala bang balak mag-asawa? Nagkakaedad ka na, eh. Kuya naman, 25 pa lang ako, oh. Sa sarap ng buhay binata, tignan mo, wala akong problema. Sa dami na inaalagaan na apo ni nanay, kung makadagdag ako, baka lalo lang makonsumisyon yun, eh. Bakit? Masaya naman si nanay sa pag-aalaga ng apo niya. Eh, oo naman. Ewan ko, pero minsan, parang nakakaselos nga yung mga apo niya, eh. Wala, parang minsan pakiramdam ko, ewan, parang mas mahal niya yung mga apo niya kaysa sa ating mga anak niya. Eh, natandaan mo nung bata tayo, di ba? Ni ilang piraso man ng ubas, hindi na tayo mabili. Tapos ngayon, tignan mo kung makabili yan, kilo-kilo. Hindi ko pa pwede galawin yun, ha? Kumbaga, exclusive lang yun para sa mga apo niya. Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo? Ano ka ba naman? Eh, pamangkin mo naman yan. Hindi naman. Parang observations ko lang yun. Napakaaga mo para bumalik sa pagka-second childhood mo. Ha? Ano ibig sabihin nun? Wala. Bata lang nagsiselo sa mga bata. Eh, sobra-sobra na yung edad mo yan para makabuo ng bata, eh. Ngayon, inuman lang tayo. Kuya talaga. Salamat, ha. Pagamat na uwi sa biruan, nag-alala pa rin si Alan sa sinabi ng kanyang nakababatang kapatid.